大丈夫です。大丈夫です。はい。お会計を失礼します。ミルクハウスのパンとキノコのピザで518円です。ありがとうございます。Yo, good morning guys. This is our first morning dito sa Japan. So, ayun. Ang oras kami nakatulog. 2:30 a.m. kami nakatulog maga. So, nagising ako mga 6:30. Bakit yung lalamuna ko sa aircon? Ayun. Lamig kasi. So, ayun. Mukhang mainit sa labas. Pero, eto. Ano ba itsura ko? Bagong gising eh. Welcome back guys, and ito ang second vlog ko dito sa Japan. As mentioned in my previous vlog na 4 years din since the last time we visited this place. As you can see, papunta kami sa bake shop kasi nandito yung favorite kong tinapay. Later din sa vlog ko ay mag-apartment tour tayo. If you like my vlogs, please support me by subscribing to my channel. I-like at comment na din kayo guys. Thank you so much for all your support. At nagpunta din kami sa Papas. So, para siyang Watsons guys sa atin kasi meron siyang medicine, makeup, at kung ano-ano pa. Mura dito at marami silang branch within Tokyo. So, pag nagpunta kayo dito sa Tokyo, make sure to check this store. Yung pampatak sa mata. Pero ano, kaya mag sinayay iba. Contact lens, babe. Contact lens ba yan? Mm-hmm, contact. Oo mo naman. Contact lens, contact. Ayun, contact. Ayaw nga pang bata ka sa mata. Hindi, pang cream siya din. Ito yung nato-press. Ito nato-press. Ayun, 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 fresh. Ito, ako fresh.
pwedeng mawala. May mga chocolates din dito. But sa iba kaming store bumili na mas mura, kaya abangan nyo ang vlog ko for that particular store. We also recommend bringing your own eco bag kung meron. Since may charge ang mga plastic bags, di lang dito sa store pero halos lahat ng stores dito, mapag grocery or pharmacy. Tawid lang tayo guys. Ito naman guys, ang grocery store na katapat lang din ng Papas. Dito mahilig mamili ng pagkain ng mother ko kasi mura at walking distance lang sa amin. So pwede kayong mamili dito dahil pasok sa inyong budget. Ito guys, we recommend tong marinade na to. Sobrang sarap siya sa sukiyaki cut na pork or kahit sa beef. Sana matry nyo din to. A few minutes later. So guys, na ito yung sa apartment, sa labas ng apartment. Yung nakita yung view kanina, dito kami. Ito yung kwarto namin. Yun yung kwarto namin, sa unang yun. Ito yung pangalawang room na pinakita ko sa inyo. Doon yung room namin sa bandang dulo. Tapos meron tayo dito yung vending machine or vendo machine. Ayan. Pwede kayo bumili dito ng mga drinks. So, nakakonect to sa bahay nila mama, yung kuryente na ito. Pero oo,
maganda naman kasi naka-solar kami dito. So yung kuryente na naiipon dito ginagamit, and may percentage sila nakukuha dito per drink na binibili ng mga customers. So ayan, diba? Lapit lang, paglabas mo may vending machine na. Tara. Doorbell dalawa, so dalawang doorbell for both rooms. Merong mailbox for both rooms. Ayan, so ito na yung pinaka main door. Or sa gilid kasi ito, so parang main door ito ng apartment. So guys, no, ito yung sa may entrance. So meron tayo ditong lagayan ng sapatos, shoe rack. Kaya may shoe rack dito kasi para dyan iiwan yung mga sapatos nyo. Pwede na naman dito kung visitor kayo or guest sa baba. Ayan, kita nyo. Ayan. So the reason ba't ganyan is kasi common gesture dito sa Japan na hindi pwedeng ipasok yung tsinela sa taas or sa loob ng bahay. Tayo mga Pilipino, minsan may mga ganyan tayong kaugalian. Kami sa bahay namin, hindi kami nagpapasok at chinelas. Pero, yun, may mga iba, like sa US, di ba? Ang pinapasok na yung sapatos nila. So, depende rin talaga sa culture yan. So, yan. So, yan ay room tour ko na kayo. So, ito yung room namin. Sabay dito ay galing sa baba kahapon, yan. Tapos, pag-akyat dito na galing sa... pag-akyat dito na yung kwarto namin. Na guys, yung room namin, ayan. Pagbukas, kita mo, one bedroom lang siya talaga. So, pero okay naman. Kung naungupahan ka sa Japan, pwedeng-pwede na sa'yo ito. So, baka may mga tropa ko dyan na nasa Japan na gustong mag-maupahan. Hindi kahit tropa, kung sino man may gusto makupahan, say Tabashi ko lang to guys. So, ayan. So, pakita ko sa inyo, pagpasok natin, ayan yung door. Dito ako natulog kanina, naglatag si Fred dun sa kama. Tapos meron ditong parang cabinet, yung higaan ni Doraemon. Ayan. So, ito siya guys, ayan. So, ayan, parang tulogan ni Doraemon. Ayan, medyo maleta namin. So, ayan, medyo maluwag siya. Diba? Pero ginagawa ito, lagayan na lang ng mga gamit siguro. Meron din siya sa baba. Ayan. Ayan yung mga maleta namin. Diba? Ayan. Gusto nga matulog yun pero parang masikip at nakakatakot. Ayan. So guys, ito na yung sa kusinang part. So ito, may ref kami dito guys. Ito. Ayan. Tubig lang naman. So bumili ako ng Monster. Favorite ko, milk tea, Kirin. Sobrang sarap na ito. Try nyo to, promise. Favorite milk tea ko sa Japan. So may mamimili kami para may malagay kami dito. Tapos ito, my sink. Tapos ito may parang pwede may ilagay dito yung kalan kung gusto mong magluto. So part na to. Ito yung liguan, bathroom. Dito yung toilet. So check natin muna yung toilet, guys. So ito siya. So the ilaw. Okay, pasok tayo. Medyo masikip lang siya pero kasi hindi ako nang gagawin sa toilet. Pwede umihi at tumain lang, diba? So ito siya. Check nyo yung toilet, guys. Ayan. So, kita nyo ito. Yung may pindutan. Diba? Modern na modern. So, pag may umihi ka or tumangi ka, pwedeng may lalabas yan na tubig. Tapos, yun yung lilinis sa'yo. So, ito. Ito yung flush sa gilid. Tapos, ang kagandahan nito, guys, is pag naghugas ka ng kamay, yung tubig, nare-recycle siya, pumupunta siya sa loob, tapos ginagamit siya from flush. Diba? So, diba? So, nag-save tayo ng water, nag-help pa tayo sa environment. So ito guys, punta na tayo sa shower. So ito, ito yung bukas. Ito yung parang ito. Tapos. Failure! So pupush niya lang siya yung tito. Ayan, oh, diba? Ang galing pa. Ayan, buwan siya dyan. Sa ito yung ilaw. Ito pala yung ilaw. Sorry. Yan. So, ito. Masikip lang rin siya. Maliit lang. Pero kasi maliligo ka lang naman. So, check natin. Pasok tayo. Tinan nyo ito guys. Tinan nyo ito. Oo, diba? Merong bathtub na maliit. Kasya ba ako dito? Subukan natin. Papasok ako ha. Para makita nyo kung gano'n siya kaliit. So, ito lang yung mga bathtub. Hindi talaga siya yung bathtub na mahaba. Yung pang-opro talaga na para marerelax siya na. Pero, okay na po. Punayin ng tubig. O, dito siya lang. Hagay na pala. So, ito, may shower. May pang shower kayo. Pwede nga natin dito yan. Ubusin nyo. Pwede sa baba. Tapos yun. Dito lang kayo maligo. Pwede rin dito sa baba.
So, ayun lang, guys. Sala na natin to. Ito yung room tour. Room tour natin to. So, ang kagandahan dito sa apartment sa Japan is kahit one room lang siya, nandito na lahat ng kailangan mo. So, guys, ito yung sa may pintana dito sa parto na to. Pakita lang natin, buksan ko. Pakita niyo yung neighborhood ko, diba? Ang ganda! Ayan, may balcony kayo dito. Ayan, yun yung neighborhood nyo. Tapos, doon may school doon malapit sa may taas. So, kung ano kayo, pwede kayo mangupahan dito tapos malapit lang yung school. So guys, ito yung second na kwarto dito sa bahay, sa taas, yung pinapaupahan din. So kasukin natin, tara. So, air. Kaya pagpasok mo, ito kakaiba naman yung kwarto dito. Pagpasok mo, may room dito. So check natin kung ano itong room na to. Saan ko ha? Ayan. Toilet agad. So dito yung toilet niya. So same lang sa kanina. Same lang sa kanina, one toilet lang siya, masikip lang talaga siya. Kaso wala ito yung parang high-tech na may pindutan dahil na yun, kinakabit lang yun. So ito wala, hindi kinabit ito kasi wala namang matutulog dito. So ayun, toilet agad pagpasok. Tapos forward tayo ng konti, dito na yung sink nila, hugasan, tsaka yung lutuan. So dito yung part na yun. Pwede, may extra space dito, so pwede mo pwede ka maglagay ng cabinet, or maglagay ka ng kung ano man dyan, kung maglagay ng design, diba? So dito, sa part naman na to, ito yung part ng washing machine, dyan yung pwede ilagay yung washing machine, sakto may ano na ng tubig dito, o pa ilalagay nyo lang ng hose, binag sa washing machine nyo. So guys, may bintana rin dito, so yan, makita nyo yung kapitbahay nyo. So ito, next is, shower area nila, single sa kanina, pakita lang natin. Ayan. Same sa kanina, parehas yung itsura, parehas din ang laki ng bathtub. Opo, ayan. So, next is, ito na yung room. For me, mas maganda yung room na to. Halos same lang yan. Parang halos same lang naman yung room niya. Tapos, ayan, may bintana dito. May bintana rin dito. May aircon din. Ayan. Working ang aircon na yan. Tapos dito may maliit na space. May bintana rin. Pwede kayo maglagay dyan ng cabinet nyo na maliit. Dito yung kama nyo. Diba? So one bedroom lang talaga siya. So ito rin, meron din siya na parang sa kabila. Kaso mas maliit lang to. Cabinet. Lagay nyo ng mga gamit dyan. So ayan. May mga gamit lang dito kasi dito mo natin ang bakwala naman na umupahan. Pero pag once na may mamupahan na dito, tatanggalin ng lahat ng mga gamit dito, guys. Saka lilinisin din to, papagandahin para doon sa uupa. So, ayun. Magkano to? Same price lang rin. Limang lapad at kalahati. Kaya kung gusto nyo mamupahan sa Tokyo, kung nagtatrabaho kayo malapit dito, sabihin nyo lang sa akin, PM nyo ako. Pwede natin kausapin yung mama ko para dito. Lalo na kung Pilipina ka, kung marami ka freebies for sure. May dream ring gulay ka pa every week. Nanay ko nagtatanim. So yun guys, no, yun yung room tour natin dito sa dalawang apartment namin. Itong isang tinutulugan namin. Pasensya na kung ganito yung itsura ko kasi bagong gising lang ako talaga ngayon. So naisipan ko lang kayo yung room tour dito sa apartment. Pero meron pa tayong isang tour which is yung house tour naman doon sa kabilang bahay which is doon talaga kami nakatira. Ito kasi lumang bahay nila mama to na ginawang apartment. Sila na nakatira. Kagandahan dito, naka-solar yung bahay na to. So, ayun. Next time doon tayo sa kabilang bahay. House tour tayo. So, wait for it and see you on my next vlog. Don't forget to like and subscribe and wait for my next vlog. Bye!